kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Dito sa Pilipinas ay napakarami kang makikitang mga taong napaka-interesado pagdating sa larong basketball. Kapag NBA season ay nag-uumabaw ang mga instant fans na nagbibigay ng kanilang mga opinyon tungkol sa team na sinusuportahan nila. Pero marami din namang mga local players na hindi rin matatawaran ng kakayanan, lalo na ang mga galing sa UAAP at NCAA. Bago makarating sa PBA ay sa kanilang mga school teams muna sila nagpapakitang gilas para pag-agawan ng mga professional teams. Ganito din ang pinagdaanan ni Renz Joseph Mamuyak Abando bago ito naging professional basketball player ng Anyang KGCS, isang team ng Korean Basketball League na kasalukuyang kampiyon ngayong taon. Nagsimula siya noon sa Philippine College of Science and Technology at naging coach niya ang dating basketbolista ng Letran Knights na si Chris Calagio. Pero makalipas ng 2 taon ay nirecruit siya ni Coach Alden Ayo para maglaro sa UST Growling Tigers. Dito pa lang ay nakikita na siya ng kakaibang galing. Isa siya sa naging representative ng UST sa UAAP 3-on-3 Basketball Championship para sa Season 81 at maging ang star player ng Ateneo na si Terdy Ravena ay nagsabing isa si Renz sa magiging pinakamatinik sa buong liga sa mga darating na mga taon. Nagpatuloy pa sana siya sa UST kahit hindi sila nagkampiyon noong 2019. Pero nagkaroon sila ng problema sa ginawa nilang bubble training sa Kapoy Sorsogon. Isa siya sa mga players ng team na nagsabing wala o manong nag-aasikaso sa kanila noong nandoon sila at nagkasakit na ang iba. Habang nag-iimbestiga ang eskwelahan sa nangyari ay pinili ni Renz na umalis na lamang at maghanap ng bagong eskwelahan na malilipatan. Hindi naman naging problema ito dahil marami ang nakaabang sa kanya. Kasama na ang Letran. Ito ang defending champion noon bago siya lumipat. Siniguro niya munang hindi nila makakaharap ang UST dahil siguro sa maaasiwa ito. Nang siniguro ito sa kanya ni Coach Bonitan ay tinanggihan na niya ang offer ng San Beda, NU at Adamson. Pero hindi pa man siya napili ng mga team sa PBA ay kinuha na siya bilang isa sa mga manlalaro ng Philippine National Team para sa isang friendly game kontra Korea noong 2022 FIBA Asia Cup. Ang orihinal na plano sa kanya ay reserve para sa Philippine team. Pero dahil nagkaroon ng problema si Dwight Ramos dahil sa kanyang shin splints, kung kaya't siya na ang ipinalit dito. Sa kasamaang palad ay hindi umabot ang kupunan ng Pilipinas sa quarterfinals. Pero wala rin naging kinalaman si Abando sa naganap dahil hindi siya nakapaglaro. Hindi siya binigyan ng Philippine team coach na si Chat Reyes ng playing time. Rason kung bakit marami ang nag-react sa desisyon nito ayon sa mga manunood na may mga kaalaman din sa larong basketball. Napakalaking pagkakataon sana ang naibigay ni Renz sa Gilas Pilipinas kung pinahawak lang ito ni Chat Reyes ng bola. Pero mas pinili pa nitong ibangko ito nang magkaroon ng press conference at may mga reporters ang direktahang nagtanong kay Reyes kung ano ang masasabi nito sa mga maaanghang na komento ng mga tao sa pagbangko niya kay Renz Abando. Apektado ba umano ito sa mga hindi magagandang sinasabi ng mga tao? Diretso naman ang sagot ni Reyes at sinabing una ay hindi naman siya nagbubukas ng social media kaya hindi niya nakikita ang mga komento ng mga tao. Pero aminado naman siyang may mga nagsasabi sa kanya tungkol dito. Ibinigay umano sa kanya ang posisyon bilang coach ng Gilas at hindi siya nag-apply dito. Ibig sabihin ay pinagkakatiwalaan siya para gampanan ang pagiging head coach ng national team bago pa lamang daw ang grupo at hindi pa rin naman daw siya nagtatagal sa posisyon. Kaya natural lang na hindi niya pa alam kung alin at kung sino ang magbibigay ng pinakamagandang resulta. Ang nangyari o mano ay may tuturing na kinikilala niya pa ang mga kakayanan ng mga players. Pero
tinatanggap niya naman daw na nasa kanya ang pagkakamali. Dahil umano sa nangyari ay may ideya na siya kung paano mabubuo ang pinaka the best na team para sa World Championships para sa 2023. Wala na rin nagawa ang mga taong malaki ang tiwala kay Abando dahil natapos na rin naman ang FIBA. Pero imbis na maglaro sa PBA ay may mas magandang nangyari sa karera ng 6'2 na player dahil kinuha siyang import ng Korean team na Anyang KGC. Binigyan umano siya ng basbas ng coach ng Litran na maglaro dito, pero sabi din ni Coach Tan ay hindi man lamang itinaan sa kanya ng Anyang ang mga plano nila at direktang binigyan ng offer si Abando. Tumataginting na 13.89 million pesos ang kontratang pinirmahan ni Renz Abando sa Anyang sa unang taon niya pa lamang dito. Hindi nabigo ang kuponang KGC na kumuha sa talento ni Abando dahil ayon sa coach nilang si Kim Sang-shek, nakikita nito na magtatagal si Renz sa kanilang kuponan. Pero nakadepende umano kay Abando kung mananatili siya sa kanila. Mataas ang kumpiyansa ni Kim Sang-shek sa kanilang import dahil bata, athletic, mabilidad at hindi umano ito tumitigil na mag-insayo para maging mas magaling pa. Hindi man si Abando ang pinakamalaki ang bayad sa mga Pilipinong import na nasa KBL, pero masaya umano ito sa pagtitiwala ng Anyang sa kanyang kakayanan. Nararamdaman niya daw na tanggap siya ng kanyang bagong kupunan at hindi siya itinuturing na ibang tao sa kabila ng pagkakaroon niya ng ibang nasyonalidad. Ang grupong ito ay nanalo na ng 3 championship sa KBL at naging runner-up noong nakaraang season. Sa personal na aspeto naman ni Abando ay nakuha niya ang KBL Slam Dunk Championship Award, kaya napakataas ng moral ng Pilipinong manlalaro sa panahong ito. At dahil nalalapit na nga naman ang FIBA Basketball World Cup, ay tinanong si Chet Reyes kung kasali ba si Renz sa lineup ng Gilas Pilipinas. Ang sagot niya ay oo. Subalit, nang imbitahan umano si Abando para maglaro para sa bayan, ay hindi na ito pumayag. Nagsabi umano si Renz na sinayang ni Chet Reyes ang kanyang talento na karang taon, kaya mas nanaisin pa nitong maglaro na lamang sa Anyang at nagbabaka sakaling makapaglaro laban sa Gilas para umano maipakita kay Reyes kung ano ang kanyang sinayang. Marami naman ang nakakaintindi sa pinanggagalingan ng hinanakit ni Abando, pero sa huli ay kailangan niya pa ding ibaba ang kanyang pride dahil hindi naman si Reyes ang kanyang pagsisilbihan, kundi ang bayan niyang Pilipinas. Pero baka din naman hindi pa ngayon ang panahon para maglaro siya sa Gilas dahil may marami pa namang pagkakataon sa hinaharap. Ikaw, naniniwala ka ba mas gagaling ang team ng Pilipinas pag maglaro si Abando? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.